kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka Trabay MVP. Dito sa barangay KSS, kailangan paghirapan ang lahat. Walang magsisilbi sa inyo ha ng pagkain, kundi ang mga sarili nyo lamang. Kawawa yung isda ko, grabe. Hoy, Ashton, hindi ganyan. Mas maganda po yung sa akin. Wait, yung kanin, hugasan muna yung kanin. Hindi. Kanin mo ay, na. Hindi ako magkakanin. Kailangan mo ng kanin. Ayoko magkanin. Diba? Ayan. No, just wait for it to boil. Tinitignan ko lang. Ano siya? Ba't sabi mo tanggalin ko yung para makita natin. Okay, eto. Ang daming utos si Baso. Siyempre, kailangan ko gawin ito. Mahabang pasensya lang po talaga pag kay ate. Okay. Ay, nasa Ashton na may sunod. Wait lang, wait lang. Ayan, mga katropa, ay nakakatuwa naman talaga no, na makakuha ng independence o ang pamumuhay ng hiwalay sa ating mga magulang. At isa nga sa mga simple joys na nakukuha natin dito ay ang makain natin ang mga pinaghirapan nating lutuin. Kaya naman sa susunod na ganap, mas ma-enjoy kaya ni na Ashton at Annalyn ang simple joys na ito. Makapag-bonding kaya sila kung biglang may mga katanungan silang kailangan sagutin tungkol sa isa't isa? Ay, malalaman natin yan sa ating third ganap na Boodle Bonding. Naku, excited na ako ha. Dito na natin mahuhusgahan ang mga niluto ni Ashton at ni Annalyn. Halika na, magsikain na tayo. Magbubudel fight tayo. Naghugas na ba tayo ng mga ano? Yes po. Ng kamay. Pero this time, ang gagamitin natin ay paa. Kakain tayo ng nakapaa. Charot. Hindi. Nakakamay, di ba masarap daw kumain pag nakakamay? Mas gaganahan ka. Oh, yan. Ayan. Oh, at least alam nila mainit, ha? Mainit pa. Wow. Oh, luto, di ba? Sunog nga lang. O, itas mo doon. Tingnan mo, may ibang kulay sa ilalim. Huwag na po, huwag na. Medyo nakakaba siya nung una. Tapos, ayun nga, unang sando ko palang nakita na sa, ano, sunog nga siya. Sunog yung ilalim. Onti lang naman, hindi siya ganang sunog. Mahilig akong kumain ng tutong. Tingin yan, tutong. Tutong. Ayan. Diyos ko, oh. Ayan. Ito, oh. Ayan, oh. Nakakaloka, tinago mo pa sa ilalim. Akala mo, hindi ko makikita, ha? Sinisisi ko lang po si Ashton the whole time. Kasi siya po yung nagbabantay nun. Sabi ko, si Ashton. Ang katabi ko po si Ashton. Ayan, o. Wow! Ang bango ng pagkatutong niya. Okay, so explain niyo sa akin ang niluto ninyo. Una po namin niluto is... Itlog. 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 Ayan. So, pwede natin dito ilagay itlog. Ayan. Tapos... And then, nagluto po kami ng galunggong. Galunggong. Opo. Dito natin, ano, para may design. Ayan. O, ayan. Tapos... Tapos, ang noodles po. Noodles. Ayan. Ay, hindi pala. Ayan. O, siyempre, meron tayong, ano, may bowl. O. Kayo ba sanay kumain sa bahay ng nakakamay? Opo. Yes, o dito po natin malalaman kung nagsasabi sila ng totoo. Ikaw ba nagluluto ka ng noodles sa inyo? Madalas po. Madalas? Favorite oo niya po yan. Oo, talagang hindi mo nilalagyan ng sabaw. Oo, huwag kang maramot. Hindi kasi malagyan ng sabaw. Eh, ano mo na lang? Nagmamadali si Ashton, natatarantan lolo.
Akala ko dito yung tumatak. Sorry, sorry, malayo pala. Wait lang yun. Oh, at least hindi sila nagulat. Ha? Para po siyang budo fight with Mama Ogs. So pinatry po namin sa kanya yung mga niluto namin. Ayan, wow. Thank you. Uy. So ang paghigop ng sabaw, dahil tinidor lang ang meron ako, ay paganito. Aawatin mo ang sopas. Ay, ang ano, noodles. Ito. Ang sarap. It, lasang pasta yung niluto mo. Di ba nagluluto ka ng pasta? Okay. Anong pasta ang ano mo, specialty mo? Tuna po. Tuna, tuna pasta. Naku, may anak ko, Diyos ko. Meron ako i-recommenda sa'yo. Bongga ang pasta nila. Pero mas... Kaya lang daw, ano eh. Mas masarap daw ang bunot kaysa sa pasta. Ang pinakamasarap na pasta ay nanggagaling sa dental clinic. Kumain na kayo. Pasta. Papalagay ko. Ah! Ang taga. Hindi. Tapos na yung episode. Lutang na po kami. Kasi pagod na mga bata. Ito namang ano nyo, galunggong. Kasi binawasan mo to ng alat, di ba? Opo. Hmm? Nawalan po ng lasa. Parang biskotso. Yung penis, tama lang. Tama lang yung alat. Yung asin po. Yung penis. Ay, tumutunog ang paghigop mo. Yung penis, hindi naman maalat yung sopas mo. Ay, sopas. Yung pasta. Yung noodles. Alam mo, kahit yung mga batang ito, eh, natataranta habang nagluluto. Masarap ang itlog, ha? Grabe yung pagka, ano yung sunog nung kanin sa ilalim. Sobra. Lasang-las ako. Hindi ko po alam kung nagustuhan niya talaga yung tutong or nang-aasar lang siya kanina. Hindi, masarap. Kasi mahuli naman ako sa tutong. Ay, sa tutong po. Masarap po siya gawing garlic. Sinong gumawa ng sauce? Si ate po. So, masarap. Yung penis naman, masarap. So, yung mga ganito, mga picnic-picnic kayo, camping-camping, yung mga mabilis ang luto, okay. Kaya nyo naman pala. Apo. Sauce pa. At saka, ang sarap ng squid, ha? Parang wala po kaming nalutong squid. Ang kinain ko? Ah, tutong! Kala ko squid. Naranasan nyo na bang kumain ng ano lang, noodles lang? Wala kayong makain na iba? Hindi lang. Kanin tas asukal po dati. Ano? Kanin at asukal, na-experience nila. Noong time na yun, nasa hospital si Mama. Na-accidente po siya that time. Oo. Oh, so, ano nangyari exacto? Vehicular accident? You know? Yes. She flew out of the bus. And then, ilang araw sa hospital? Almost a month din. Deep din po na malala kasi bata pa po. Yun na ba yung ano, yung time na parang medyo na, kinapush kayo sa buhay? Opo, yun, yes, yung kasi nasa hospital po yung... Oh, ilang taon ka? 6 lang po ata ako nun. Ah, 6? Oo. Gaano kasimple yung buhay nyo nung araw? Hindi katulad ngayon, nasama-sama po kami lahat talaga sa bahay. Dati kasi ano po, yun nga, apat lang kami doon si Tites. Parang tumayong nanay natin po sa amin doon sa Baguio. Okay. Sa Baguio? Opo. Tapos, ayun, ever since siya na yung kasama din namin. Simula pagkabata po. Yun lang kami. Nasaan ang tatay nyo nun? Sa Manila po. Sa Manila po. Kailan kayo lumuwas ng Manila? Mga 2009 po, 2000. Oo, ba't kayo lumuwas ng Manila? Pinaluwas po ata kami that time ni Tita Carla. Oh, tapos? At tinulong kayo ni Ma'am Shee? Kasi masyado po kami malayo. Opo, gusto niya po na magkakalapit kami. Opo, sama-sama. Kasi lumaki po kami na magkakasama. So mas gusto po ni Tita na magkakasama kami. Eh, yung mom po namin that time nag-work po abroad. So better daw po if we stay with him. Naging guardian niya si Carla. Yes po. Oh. Ano naman ang nagawang suporta sa inyo ni DJ? Madami po. With everything din po. Everything. Lahat po. I mean, kung anong meron po kami ngayon. Talaga? Ano po? Katuwa. I
So, nung mula nung matulungan kayo ni Ma'am si Carla at saka ni DJ, yun na yung umpisa ng hindi ninyo paghihirap din, no? Kasi sa kanilang bahay kayo tumira? Yes po. Yes po. Ever since bata pa na, bata pa po kami magkakasama. Talaga? Po so, hindi na rin po kami naghiwa-hiwalay. So, close kayo kay DJ? Sobra. Yes, anong na-realize sa buhay? Kasi hindi lang naman tayo swerte lang. Apa. Kundi may pinagdadaanan din tayo, kaya natin. That be grateful with everything and anything that comes to you. Oh. And never take anything for granted, especially the people who are around you. Mm. Yeah. Good. Ito, Aspo. Pasalamat na lang po sa lahat ng meron tayong... Kasi hindi naman po natin alam kung hanggang kailan tayo meron. Correct. Kasi wala naman pong pangabang buhay na. Wala namang kasi, permanente sa mundo. Permanente sa mundo. Correct. So, dahil may soft drinks tayo, dahil mukhang matatap sa tayong kumain, alam mo na yung yelo na napanalunan mo. Opo. Kunin mo na yung yelo. Mahilig ka ba sa yelo? Opo. Lalo na pag mainit yung panahon. Aston, bigyan mo naman ako ng orange. Ang dumihan na damit ko. Tama na. Ay, wala. Parang limited edition ka lang. Isang orange lang. Fairness, ha? Guwabang-guwaba. Sobrang sarap syempre ng kainan namin at kwentuhan namin. Ganun din naman kami sa probinsya, mahilig kami mag-boodle fight at mahilig kami kumain ng sabay-sabay sa labas ng bahay, ganun. Ayan! Salamat! Salamat sa mga pakain nyo sa akin, ha? At syempre, mauuna na ako dahil may kapitana duties pa ako, ha? Aston and Annalene. Pero, bago ako umalis, ayan. Dahil bago ko kayong residente dito, may dala akong pa-sweet dessert. Siyempre, pagtapos ating kumain, dapat may dessert tayo. Ha? Okay? After namin mabusog, kala ko may ibibigay sa amin na dessert. Okay, ito na. Kukunin ko na rito sa... Ay, Diyos ko po. Ayan, ice cream. Ice cream. Ooh. Itong ice cream na ito, mamaya nyo na ito bubuksan, ha? Okay. Pag alis ko. Okay. At reminder, salitan o alternate dapat kayo sa pagkuha dito, okay? Okay. Kayo nang bahala magbukas pag alis ko, ha? Okay po. May aayusin lang kung problema doon sa barangay. Salamat po, Kapitana. Okay, bye-bye. Thank you po. Sarap, in fairness, ha? Thank you po. Pero iuwi ko na to. Same na po yan. Nabuksan na ba natin? Ikaw muna. Ako? Ako, in-expect ko dessert. Si ate, ewan ko, ba't siya umiilag dun sa ano na yun? Kala ni ata siguro may laman dun na isda o ano man yun. Oh my, nabudol na po ako nun dati. Nang galunggong sa loob ng ice cream. Nako, favorite lagayan niya ng mga tao sa bahay. Sino ang mas favorite ni Mama and ni Papa? Ako. Bilis ng sagot, feeling eh. Ako naman talaga eh. Ni Mama at si Papa? Oo, both. Siguro si Mama sa akin. Si Papa. Oo na. Sino ang mas madalas pagalitan sa atin? Ikaw. Ikaw? Ikaw? Ikaw pa yan. Ikaw yan. Si Mama lang makakasagot lang. Childhood namin ni Ashton is very much aso at pusa. Also with my brother, so it's like 2 versus 1. Isa lang akong babae, dalawa sila ng lalaki, so halata naman kung sino yung kawawa. At kung sino yung walang kalaro. Hindi, kasi ate, makulit ka kasi. Makulit ka masyado. Hindi, may time. Hindi, ako kasi nagsusorry ako kay Mama. Nagsusorry ka naman. Lumalapit ako. Kagad. Hindi kaya. Ikaw, mataas yung pride mo. Diba? Anyways, sino ba? Ako na. Mm-hmm. Open question.
Hirap pa. Wala akong maiisip po. Diba? May isa ka lang dapat na natutulungan, na isa-save. Okay. Sino ang mas tutulungan mo? Sino yung isa-save mo sa dalawang to? Ako si ano? Ako si Jordan. Joke lang. Si Jordan, malawa ako din mas pipiliin. Oo, sa barikogan. Si Jordan mas pipiliin ko nga rin si Jordan. Oh, si Jordan. Corny ng tanong ko. Ba't naman kita pipiliin? Eh, marunong ka lumangoy. Anyways. Pinaka nasasaktan ako para sa'yo kapag...